What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Mapapanood nyo dito sa paborito nyong YouTube channel, DOUGBROCK TV. And mapapahinggan nyo syempre. At mapapanood na rin sa Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Palapit ng palapit ang 100 episode. At syempre, hindi papayag si Kuya Dog na hindi ma-guest yung iba't ibang spectrum, kumbaga, ng buhay dito sa Pilipinas. Meron tayong mga local brand owners, meron tayong mga rappers, musicians. Nagkaroon na rin tayo dito ng mga writers, director, artista, transgender, influencers, at iba pa. Pero siguro sa episode na to, bago na naman. He call himself as a cryptocurrency coach and influencer. He is also, of course, a CEO of his own company. And ladies and gentlemen, isa rin siyang musikero. He is also a DJ at marami pa kaming pag-uusapan tungkol sa music. Cyber Gang, please all welcome Marvin Favis. What's up? What's up, guys? Kamusta? Kamusta? Tama dito. Dito. Kamusta kayo? Thank you, brother, sa opportunity. Maraming salamat. Ayan. Very exciting tong pag-uusapan natin ngayon. Marami tayong ma-inspire sigurado. Kwentuhan toda. Ayan. Toda Max. Yeah. So na-excite lang ako kasi ako mismo, you know, I'm a fan of great ideas. Yeah. And as siguro as a podcaster, I'm really interested in deep conversations about successful people. Mm-hmm. And I want to know how they did it. Okay. Diba? How they treated, you know, life complications. Mm-hmm. Para matagos yun. And I'm excited for that. But bago yun, Marv, kamusta ka? Okay naman. Ayan, madaming mga guesting, no? Nakakatuwa. And yun nga, kakagaling lang natin kay Boss Toyo na medyo nag-trend yung video na yun. Oy. Shoutouts kay Boss Toyo. Ayan, shoutout sa'yo, brother. Hindi mo ako pinagbigyan. Oo, Pinoy Pawn Stars, no? Yeah. Wala, okay lang. Legend na yung mga polo shirts na yun. But yun, excited ako dito sa podcast na to kasi sabi ko, ang dami nag-i-invite pero... Mm-hmm. Tinitingnan ko muna yung ano eh yung mga viewers nila or tinitingnan ko yung mga audience. Ako kasi ang gusto ko yung mga gigil din na matuto. Yeah. Kasi hindi lang yung madali magbato ng motivation, na inspiration, pero pwedeng dumaan lang sa iyo yan eh, na-motivate ka lang sa video. Pero ito kasi mga podcast na ganito, medyo bababara nila eh. Papanoorin talaga nila. Tsaka mas makikilala nila yung tao. Mm-hmm. Maraming mapupulot na lesson. Kaya, yun, excited ako nung in-invite mo ako. Sabi ko, uy, si ano, si Dog to ah. Sige nga, game nga. Ayan. Yeah. Para rin sa kaalaman nyo, ganun din. Hindi rin lahat ng guestings dito premeditated, umatagal ng plenano. Uh-oh. Para sa akin din kasi talaga, Sir Marvin, ano eh, may right timing lahat, may pakiramdam. Yeah. Correct. Siguro nagkataon lang na ang gaganda rin ng labas ng content mo. Tapos biglang may guesting ka dyan. Yeah, no. May guesting ka dito. Tapos nagkataon lang na doon ako papunta. Na parang gusto ko rin ng gantong klaseng content na yung laman ng podcast ko 20 years from now. Nak, gusto mo ba ma-motivate today? Panoorin mo yung episode ngayon ko. Yes. Diba? Correct. Parang I'm really keen on talking also to somebody like you, sir. Kasi may proof of concept eh. Mm-mm. Parang hindi all talk, di ba? Correct. Kumbaga, he walks on it. And yeah, I'm really, really looking forward. Bago ang lahat, paano ba? Kamusta yung mga business mo ngayon? Ano yung mga pinagkakabisihan mo? Yung mga bukod sa pagte-trade, no, nakilala kasi ako sa cryptocurrency. Yeah. So nagtuturo ako ng trading. Pero bukod doon, may mga businesses din tayong traditional like mga resto bar, ayun, yung Timber Gastro Pub sa BF. Okay. May opening kami sa Tomas Morato, Hype Super Club. But may mga partners ako doon na Chinese and Koreans. Okay. So, mostly ganyan, pure nightclub. So, more on nightlife eh.
Ito yung traditional businesses traditional businesses. Ito yung mga brick and mortar. Ito yung mga alam nating mga negosyo talaga. Kasi yeah, yung kabila is nasa digital space. Digital space. Oh, more on cryptocurrency. And then music. Yan, nabanggit mo kanina. Mm-hmm. Ito yung mga bagay na ine-enjoy ko. Ine-enjoy ko. Okay. Kasi bata pa lang ako, gusto ko talagang mag-rap. Alam kong hindi ako magaling kumanta kasi alam naman natin kung magaling ka o pang video kay karaoke yung boses mo eh. Agad, di ba? Agad. Alam mo, agad yun. Pero ang gusto ko talaga, kumanta. Mm-hmm. O, kasi pag like, kunyari may gatherings, ganyan, mm-hmm, talagang nangunguna tayo sa video okay. Pero di ba ganda boses? Now, nung nagkaroon ako ng konting time, and of course, budget to do music videos. Yes. Nakilala ko na to mga artists, okay, rappers. Sabi ko, why not? Andito na rin ako sa space. Bakit di ko na rin na lang din gawin yung gusto ko? Tama. Na mag-music. So, yeah, i-judge man yung boses ko. Okay lang, basta masaya ako sa ginagawa ko. Yeah, the good thing about, yun nga eh, kasi you do a lot in business. Pero ano yung outlet mo for yourself? Yeah. Naman. Kasi business, this is for the family, future, diba, you're securing the family's wealth and everything, all of that. Pero paano yung self mo? Yes. No, tas itong music nagiging outlet mo, dito ka passionate, dito ka nag-enjoy naman. Correct. Ng sobra. Tama. Na hindi mo nakukuha sa enjoyment ng pagpasok ng iba't ibang currency. Yes. Lagi ko sinasabi na yes, masarap yung income no sa pagte-trade, sa crypto, pero ito yung something na hindi ko naman na-enjoy gawin. Like, kunyari, pag nagtitrade ako, medyo stressful siya eh. Kasi pagka hindi mo kinaya yung emotion ng akyat-baba ng market, syempre, o kaya natatalo ka sa trade, yun yung medyo stressful. Kaya kailangan ko din magbakasyon, kailangan ko din na, alam mo yun, gawin yung gusto ko, music, yan. Ito yung pag-music ko is something na kahit di mo ko bayaran, kahit di ako kumita, kahit ako yung gumasyo sa mga music video, which is hindi naman biro mag-music video. Of course, of course. Yun, ine-enjoy ko talaga siya. So, yun. Ayan, sila DJ Luño, medyo nakakagrupo ko ngayon dun sa mga music video din. Okay. Kasi into music din siya ngayon. Sumasabay din ako. DJ Luño, kila Boss Lou. Boss Louie. Ng TTP. Okay. Yun yung mga prod, mga friends circle nila. Shoutouts. Cool. Oo. So, galing no? A few minutes into the podcast, malalaman kaagad natin yung balance. Na hindi mo pwede pabayaan yung sarili mo. Yes, correct, correct. Diba? Marvin, balikan ko lang yun, no? So, dito ka nag-enjoy. Ito, bakit mo ginagawa? Meron kaagad dyan, may tanong dyan. Bakit mo ginagawa? Ako stressful pala yun. Oh, diba? Malaki yung rewards. And syempre, you have a lot of reasons why you are trading. Pero ang sinasabi mo bang stressful? Kasi kailangan mo talaga siya bantayan. Hindi mo siya pwede asa sa iba, eh, no? Yung stress is minsan kasi may mga pagkakataon, may big movement sa market. Uh-oh. Which is okay naman, na-anticipate naman yun. Tsaka may risk management naman na ginagawa sa pagtitrade. Kaya lang yung stress na parang minsan silip ako ng silip sa chart or kahanap ako ng mga news. Ano yung update ngayon sa cryptocurrency or sa, hindi lang sa crypto eh, sa economy eh, kasi may impact din eh. No? So yun lang naman, pero minsan kasi ginagawa natin yung mga hindi tayo komportableng bagay para doon sa mga pangarap natin, para maging komportable tayo sa future. Di ba? Parang kailangan natin to gawin. Kasi lagi sinasabi ng tao, gawin mo yung passion mo. Yeah. Walang problema. May mga tao talaga na blessed na ginagawa nila yung passion nila. At the same time, kumikita sila na maganda. Pero may mga tao din na like ako, kahit anong banat ko ng kanta, hindi naman ako kasing galing nila Chris Brown kumanta. So, kahit anong passion kong kumanta, pwede siguro, no? Dahan-dahan. Pero, hindi siya, may mga bagay na dapat tayong gawin na hindi tayo comfortable para dun sa gusto natin. Yeah. Which is, kunyari, ito yung nahanap ko na way para mag-generate ng income to build my dreams. So, yun. Yun yung nakita kong paraan sa akin. Mm-hmm. And now, syempre, kumikita ka na, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Pwede ako mag-travel, mag-wakeboard, mag-music, masumayaw. So, yun, at saka, ang pinakamaganda dito is pag na-accomplish mo kasi na maaga yan, kakaroon ka ng time freedom na maaga. Financial freedom na maaga. Meaning, very good example, gusto ko nang umasenso agad ngayon para magkaroon ako ng mag-retire ako na maaga. At the same time,
mahirap na kasi mag-skydiving pag medyo may edad ka na eh. Kunyari, tsaka pag medyo may edad ka na, pag nabalibot mo, hindi natutubo yan. Kaya gusto ko na ngayon, bilisan at the same time yung family ko din. Gusto ko na bawian na mas maaga. Diba? Habang, mas maraming time. Oo, habang nandito pa sila, may lakas pa sila. Gusto ko sila makasama sa mga travel. Gusto ko maaga ngayon na. Mm-hmm. Kaya bomba na hassle na ngayon para sa future, relax-relax na lang. Mm-hmm. Talagang ano yun, no? Talagang yun lang din ang path eh. Kasi marami rin talaga tayong nakikita, di ba? Like, tayo na-expose tayo sa, like, traveling. Mas ako naintindihan ko, kaya pala yung mga vacationista sa Pilipinas, mostly seniors. Mm-hmm. Kasi nagtrabaho sila all their lives. Ayoko maging ganun. Yeah, oo. Parang ganun. Yeah, oh, actually, wala pero namang, iba-iba rin ah. Oo, wala namang mali doon. Yeah. Yun lang din talaga yung, yun yung environment nila eh. At yun yung alam nila, nalaman nila, or nakita nila sa parents nila. Yun yung sinunod nilang path. Pero, like, meron din katulad natin na hustler talaga. Mm-hmm. Kumbaga, namula tayo na gusto na natin ngayon. Gusto na natin maging successful ngayon. Ayaw natin mag-aksaya ng oras. Diba? Like ako, naging employee ako before eh. Mm-hmm. And na-realize ko na hindi pala ako para dito. Which is sinubukan ko naman. Sinunod ko ang parents ko. Sabi nila, gumraduate ka. Mm-hmm. Ikaw na bahala sa sarili mo. So naging employee ako, ABS-CBN Network. And na-feel ko na parang hindi ko kaya na mag-stay lang dito ng 7 a.m., uuwi ng 5. Di talaga ako nag-enjoy sa ganun. And at the same time, yung salary ko din is hindi rin enough to sustain my, alam mo yun, yung lifestyle ko, needs ko. Pag dito ka sa Timog Morato nagtatrabaho, hindi pwede wala kang budget. Yes, brother. Like yan, tama yung sinabi ni Brother Dog. ABS-CBN, syempre mga office meets ko, mag-Starbucks sa baba. Tanghali, sa baba. Doon ka may sweldo ko, magkano lang bro, isang cup ng ano, kalahati na agad ang sweldo ko yung naubos. Higimik pa kami sa Sabado Linggo. So ano na, naipon. Nagko-commute lang ako noon, nagbabas ako, nagta-tricycle ako. Saan ka umuwi nito? QC. So may Project 6 ako noon umuwi. So wala akong maipon. Wala talaga. Yun yung naging gigil ko na, ito na ba yun? Parang pag-graduate ko, paano ko yayaman kung kinumpute ko yung sweldo ko ngayon hanggang 10 years? Ito lang. Hindi abot yung mga dreams ko. And nakikita ko yung mga pinsan ko, ang gaganda ng life nila, yung mga ibang kaibigan namin na, ba't sila ganito yung buhay? Ba't ako parang hindi aabot? So yun yung nag-start na naghanap ako ng iba-ibang ways kumita. Okay. Doon nag-start. Doon nag-spark. Yes. Okay, bago tayo pumunta doon sa naghanap ng iba-ibang ways kumita, gusto ko malaman, sino ba si Marvin nung bata? Saan siya lumaki? Paano niya napudaanan yung mga pagkakataon na yun? Hanggang sa napunta siya doon sa situation na nandito ako sa malaking network, multi-international company, pero hindi ako nainggit na bagkos nakita ko sa mga pinsan ko, sa mga kakilala ko na umaangat sa buhay, nakita ko silang motivation para mag-isip ako ng ibang ways pa paano pa kumita. Mm-mm. Bago tayo napunta doon, balikan muna natin, fast forward, paano ka ba lumalaki? Madami na akong podcast na invite ako. Pero never ako natanong niya na. So, siyempre. It's the first time kung ibibigay sa tao yung mas deeper pa. Kung sino ka. Oo. Alam lang nila yung surface level. Yes. Malalim pa yan. Correct. Eh. Kasi usually sa podcast, ang ginagawa ko, nagsistart ako sa story ko dun eh. Yung kanina. Mm-hmm. Na dati akong dishwasher, employee, na naghanap ng ng extra income hanggang naging successful. Eto, mas nag-back ka pa ng konti. Paano ka maganda naging ganun? Ano yung foundation mo nung lumalaki? Ano yung experiences mo nung high school at nung elementary na nag-mold sa'yo, one day magiging ganito ko? Tapos nung nandoon ka na sa reality mo, yung gusto kong mangyari, hindi aabot eh. Kahit 10 years na ako dito eh. Yes. Paano yun? I want to know that. Ayan, mag-e-enjoy tayo dito guys. No? Kasi ano to eh, life story na baka marami kayong mapulot, no? Ako, medyo dark din, no, yung past ko. Kasi nung 5 years old ako, naghiwalay yung parents ko. Okay. And hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko. Medyo nagre-rebelde ako kasi lagi pinagpapasahan nila ako.
medyo emotional to ha, kasi bata pa ako noon. Mother ko, dad ko sa Bulacan, poultry ang business. Okay. Nagsusupply ng manok sa Bounty Fresh Chicken. And then ang mother ko naman employee sa Honda Cars dito sa Quezon Ave. Okay. So QC Bulacan. QC Bulacan. Mag-aaral ako sa Bulacan, sobrang dami kong school kasi pinagpapasahan nila ako. Manila, Bulacan. And yung emotion ko din, mabigat kasi na, nagiging close ako sa mga kapatid ko dito. Bigla akong ililipat sa Manila. So, ang gulo. No? Ang magkaiba gulo. Pa yung upbringing nun. Magkaiba. So, nagre-rebelde ako sa bahay. Gustong-gusto kong lumayas. Kasi yung stepmom ko din is, hindi naman, syempre strict, normal. Pero as bata, ang tingin ko syempre sa mga parents kontrabida. Okay. So, ko nang lumayas. Hanggang dumidiskarte ako sa online games na, high school na to. Naglalaro ako ng Ragnarok, ng Flife. Nagbebenta ako ng mga items. Gusto ko makaipon. Gagalingan mo sa online game, tapos ibebenta mo ng PHP yung item mo? Yes, oo. Ganun ginagawa ako sa Flife. And the Philippine team ako before sa Iblis server. Yan. Shout out sa inyo lahat. Eh, anong paborito mong board? Yeah? Di ba may board kang liliparan doon? Dami. Yung mga snowboard. Di ba iba-iba? Nakalimutan ko na iba. But anyway, yun yung naging life. Sorry. Doon ba si Clockwork? Yung Clockwork. May boss yun. Na Clockwork, yes. Sa Flife, di ba? Yes. Yun. Naalala ko. Anyway, sorry. Yan. Nakaka-miss din, no? Pero doon ako nakaipon. Kaya nga nung nag-less ako sa bahay before dahil nag-away kami ng dad ko. Kasi yung dad ko, nung panahon na yun, nag-iinom din. So gustong-gusto ko na talagang umalis. Hmm. And dahil nga sa pagre-rebelde, nagbitaw na yung dad ko ng ano sa akin na, pagka ikaw, nakagraduate ka na, gawin mo gusto mo. Umalis ka dito sa bahay, pero hanggang dito ka natutulog, dito ka ano, sundin mo yung rules namin. Okay. So tumatak siya sa akin. Sabi ko, sige. Kaya never ako nag-shift nung college eh, kasi gusto ko na matapos. Gusto ko na umalis dito. Pabilisan na lang. Kailangan matapos mo siya ng pinakamabilis. Oo. Okay. And yun yung naging drive sa akin. No? Mahal na mahal ko ang parents ko, ha? Yeah. I love my dad, even my stepmom, my mom, lahat. Love ko sila lahat. Na-realize ko na kasi yung ginagawa nila, neto na lang eh. Pero before, kontrabida ang tingin ko sa kanila. So, yun yung nag-giggle sa akin na, okay, gusto ko na mag-work. Gusto ko na matapos to. Para makalabas na ang bahay, maging independent. Kasi, may abang mo, alis ka na, di ba? Wala nang rules sa bahay. So, doon nag-start yung ano ko. Pero, napaka-dark nung past ko nga. Kasi, because of palipat-lipat. And mahirap pa, I don't know, marami din nanonood dito na broken family. Yun yung nagiging struggle eh. Lagi kong sinisisi sila. Parents ko, kasi ganyan, bakit kayo na ganito, naghiwalay? Oo. And then, mamaya-maya, medyo nare-realize ko na, teka muna, pag ako nag-rebelde, ako rin yung talo. Oo. Unang-una, yung mga tropa ko, yung iba, nakakulong na rin, yung iba, nag-drugs na, nag-ano. O parang buti na lang pala, tinangay ako ng dad ko. Kasi kung hindi ako kinuha dun sa Manila, baka sa QC, ako dun. Sa ako dun kasi halos lahat ng frat nasalian ko na. Uh-oh. Hindi ko nababanggitin yung mga frat na yun, pero yun yung naging buhay ko. And yun nga, ang sarap lang kasi now, nare-realize ko na buti na lang pala. Nag-change ako ng mind na hindi na ako magre-rebelde. Parang tapusin ko na to, ayusin ko yung buhay ko. Kasi ang sarap palang mabuhay ng maayos. Na wala kang tinatapakan. And nung time na narealize ko na yung parents ko pala, ginagawa lang nila yun para madiscipline ako, nanggigil na naman ako lalo na mabawian sila. Na okay, ako naman gusto ko umasenso para ako naman malilibre, ako naman magtitreat sa kanila, which is ginagawa nila sa akin yun habang lumalaki ako. Yeah. And sa business naman, sa side ng mom ko, sa side ng stepmom ko, dad ko, nakikita ko yung mga tito at tita ko na mga negosyante. Ang gaganda ng buhay nila. Nabibili nila lahat ng gusto nila. Pag Christmas, andyan yung mga, ba't ang gaganda? Ba't ng mga gift nila sa akin? Parang nakakatuwa naman na parang hindi nila iniisip yung pera, kahit anong regalo. Sabi ko, gusto ko rin to. Gusto ko yung ganitong buhay. So, na-expose din ako sa ganun. And then, yun na yun. Doon na pumunta yung nakagraduate na ako. Okay. Nakagraduate ka na. Mm. So lahat ng to, babalikan ko lang din, Marza. Sige. lahat ng to, naging motivation mo
okay, gusto ko ng ganito. Gusto ko to i-try. Kaya nung nagtatrabaho ka na, may mga questions ka na, na paano ko yun makukuha kung ganito? Kung ganito, nagka-calculate ka na. Pero babalikan ko lang din, as very young, na ganun, na siguro takas sa computer eh. Uh-oh. Yun ang totoo dyan. Dahil magulo sa bahay, gagawa ka ng malakas na karakter sa level up games. Yes. Diba? Kasi magulo nga sa bahay eh. Gagawa ka ng malakas na karakter. Mambubuli ka dun. Dun ka magpi-PVP. Ikaw pinakamalakas. Yes. Ikaw pinakamagaling. Ginagalingan mo dun. Tapos, humahassle ka na. Correct. Kasi, kung ano yung nakukuha mong rewards, kung anong pang-load mo ulit, pang-com shop mo ulit, or hindi ko alam kung may computer ka that time, pang-gastos, pang-sustain mo doon, is binibenta mo into PHP, nagkakapera ka na rin. Yes. May conversion ka na, may business ka na, while doing it for, as a hobby, or, di ba? So, yun, nandoon ka, ginagawa mo yun, yung madalas na pagpalipat-lipat, ng mga, ako broken family rin ako eh. Okay. Pero hindi ako, lumaki na ako entirely sa mom ko. Pumunta na lang ako dun sa dad ko recently lang. So, parang, ang nangyari, kung palipat-lipat ka, kasi kailangan mong, like, gusto nila yung best para sa'yo. Siyempre, sila may hindi yan, sila pagkakaintindihan, hiwalay nga eh. Totoo. Tapos ikaw, casualty ka lang din talaga nun, na hindi mo rin sinasadya. Yes. So, ang lately ko lang din na-realize, ang gusto lang din talaga ng parents natin, is to second what you said, is yung best para sa'yo. Tama. Tapos hindi natin yun naiintindihan nung bata tayo eh. Kasi parang sila, alam nga nila na may mga parents nga sila eh. Correct. Alam na nila yung mga hindi pagkakaunawaan eh. So gusto nila na wag natin ma-adapt. Yes. Pero sometimes yung pagiging protective, yung pagiging maingat nila, nagiging parang kontrabida sa atin, tsaka tayo nagre-rebelde. Totoo. But the good thing about it is, na-realize mo na, shit, lahat to, ako lang din yung mahihirapan kapag hindi ko inayos. Yes. Kasi sila, kahit anong gawin nila na pagdisiplina sa akin, kung magiging matigas ulo ko, wala rin. So, yes. Tinanggap mo na lang, sumunod ka na. Tinanggap ko na lang. Kasi, ang point kasi dyan, hindi natin mapipili kung sino yung parents natin eh. Kumbaga, namula tayo sa mundong to, okay, swerte mo kung sobrang yaman nung namulatan mong family, parents mo, meron ding broken, meron din namang buo yung family. But again, hindi ibig sabihin nun na i-determine niya yung future mo. Yes. Kasi pwede kang sa mayaman na punta na parents pero nag-aaway, nagkakagulo, or hindi maganda, nag-cheat yung dad mo or what. Diba? Mm-hmm. Pwede ka naman sa broken family pero maayos naman. Mm-hmm. Or sa family na buo nga pero ano pa rin, may sakit yung dad mo, may pinoproblema kang something. Kumbaga parang, ang ibig ko lang sabihin is, namulat ka, pare-parehas lang tayong binigyan ng 24 hours. Mahirap ka, mayaman ka, or what. Pero, ang point dyan, ano yung gagawin mo dun sa oras mo or sa situation mo? Sasabihin na iba, madaling sabihin, kasi may kaya naman yung pinamulatan mo, pero hindi na kasi natin kasalanan kung, alam mo yun, kung mamamatay ka ng mahirap, di na eh. Diba? Or mayaman eh. Kasi kahit pinanganak ka nang wala ka, kung wala kang ginawa dun sa araw-araw mo, no? Pare-pares lang tayo may 24 hours a day, hindi mo na sila dapat sisihin. Kasi ito na eh, may mga ideas ka na napulot, may mga napanood ka na sa YouTube na mga motivation, diba? Natuto ka na sa mga courses or sa school or may mga, kumbaga, hindi mo nakasalanan. Yeah. Hindi na kasalanan ng parents mo yun. And yun ang inisip ko sa parents ko. Never ko namang, di rin naman nila gusto na naghiwalay sila before. Diba? Tapos ako yung maapektuhan, ako yung magre-rebelde. So, ganun din yung sinasabi ko. Actually, may daughter ako na ganun din naman, sabi ko sa kanya. Hindi mo kasalanan kung ano yung nangyayari sa parents mo. Pero wag mong hayaan yun na yun ang magde-determine ng future mo. Mm-hmm. Ikaw ang gumawa. Ikaw mag-drive ng sarili mong vehicle kung gusto mo maging successful someday. May parking ka lang sa parents mo. Oo. Oh, ganun, di ba? Yes. Saan mo gusto pumunta, nang wala ka dun sa bubong na yon, ikaw pa rin yan. Ikaw pa din. Okay. Oh, ikaw magdo-drawing talaga eh. Oh. Kasi kahit naman, pares tayo ng pinanggalingan, ako gusto ko talagang umaman, gigil na gigil ako umaman, gagawa ko ng mga ways. Wala nang kinalaman yung parents ko dun. Yes. Di ba? Yun lang. And pwede ka rin maging successful yung family mo, pero hindi mo inaral yung business by the time na
wala nang magma-manage nung business, tapos hindi mo inaral yun, mag-fail yun. Yes. Or iba yung magma-manage nun for you and you don't like that. Correct. Pinaghirapan ng parents mo, tapos iba na yung magma-manage. Oo, tama yun. Kasi minsan pinipili tayo ng parents natin. Ang dami kong ganong mga friends, no? Ng mga mayayaman naman. Pero yung mga anak nila, wag na tayo lumayo sa mga ibang pinsan ko na lang na, di nila gusto yung business ng dad, mom and dad nila. Mm. So, pag pipilit mo yun, hindi ko to gusto eh. Papapabayaan ko rin. Mm-mm. Tapos haharangan mo yung gusto ng anak mo. Let's say gusto niya maging doktor, maging piloto or what. Ipo-push mo siya sa negosyo. Ito, hindi. Kailangan anuhin mo tong negosyo natin. So, yung buhay niya, parang hindi ko na ma-enjoy to kasi hindi naman ito yung gusto ko. The business. Mm-hmm. May mga ganun din eh. Iba-iba talaga yung situation eh. Okay. O sige, pupuntahan na natin. Babalikan natin yung situation mo. Here, nagwo-work ka na. Okay. Tapos, gimmick, pasyal, lifestyle, Starbucks, di ba? Oo. And lahat yan masarap. Pero yes, it comes with a cost. It comes with a price. And the question is, can you afford it? Di ba? Mm-hmm. Can you leave that means? Di ba? Gagawin mo ba yan? And then, question mo yung sarili mo, paano? Paano ako yayaman dun sa pangarap ko? Paano ako mabibili yung unlimited gift sa Christmas kung ganito lang? So, paano nag-start naman yun? So, ito na, no? Siyempre, babiyahe ako from my house to my office. Sabihin na lang natin yung sa ABS or sa GMA, lagi ako mag-jeep. So, sa Project 6, magta-tricycle ako. Minsan, nagtitipid ako, lalakarin ko na lang yung bahay hanggang dun sa may jeep. Mm-hmm. Kasi sa jeep, dun ako sasakay, bababa ako ng SM North or dun sa may MRT. Mm-hmm. Sasakay ako ng MRT. And every time, bro, nagsisikay, nadudukutan ako minsan ng iPhone. Tapos, nakikita ko lagi yung bintana. Actually, nasa call center pa lang ako, no, tinitingnan ko ABS dati, ABS-CBN. Pangarap mo muna nandun? Sabi ko, magiging office ko rin to kasi yung pinsan ko nandun. Even GMA, magiging office ko rin yan. Ang ganda rin yung, singit ko lang, no, yung ina-attract mo talaga ang law of attraction. Napansin ko may buka rito ng The Secret. Pero yun nga, yung both na office na pinapangarap kong makapasok ako, which is binigay ni Lord, pares ako nakapasok doon. Pero every day na pumapasok ako doon, ayan na, yung alaming uuwi ako, tapos siksikan sa MRT. Pagod ka na, pero ganun pa ipauwi. Pagod na ako, bro. Tapos sasabit ako sa jeep. Minsan naka-long sleeves ako, ayos-ayos ng office attire ko. Tapos biglang ganun. Hirap na hirap ako. Alam mo yung tipong minsan naglalakad ako pagbaba ng jeep. Wala akong pa-tricycle or nagtitipid ako. Gusto kong makapulot ng... Ini-imagine ko na sana makapulot ako ng 100,000 ng bundle. Yung ganong kahirap Shit. Sana ano... Nangangarap ka ng gising, no? Oo, bro. Yung parang feeling ko, yaman din ako. Sana yumaman ako. Kasi kahit anong gawin ko talaga sa sweldo ko, wala. Hindi ako makakaipon. Dami kong... Hanggang doon na lang ako sa imagination na what if makapulot ako ng bag na puno ng ano, kunyari may nagkaanuhan dyan, biglang may ano, nahulog yung bag na may puno ng pera. Ganun na yung isip desperate ko. Desperate na yung ibang times, no? Ganun na yung feeling ko noon eh. Sabi ko, ganito lang ba yung buhay? Pakikot-ikot lang ba? Kaya 2 years lang inabot ko eh. Ang hirap talaga. Ano tong 2 years? 2 years sa corpo? Oh, 1 year ako na gano, ABS-CBN. And then, nag-GMA network ako. Okay. Yun yung mga employee days ko nun. Okay. And di ko makakalimutan. Kasi lagi ako inuutusan ng mga boss ko. Ayoko dun. Okay. So, ano yung realization mo? Ano na, nung naghanap ka na ng mga ways para kumita outside of that employee bubble, yung space na yun na ginagawa mo, respect to all the employees, kanya-kanya lang po tayo ng POV. Mm-hmm. Pero ikaw, nung na-realize mo, hindi ito yung gusto kong gawin, hindi to para sa akin, ayoko ng gantong sitwasyon, ayoko ng gantong lifestyle. Correct. Ano yung mga sumunod na business na... Nangyari. So, pero bago yan, magbe-break muna tayo. Okay. Marami pa kayong papanoorin, papakinggan, marami tayong matututunan ngayong gabi. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. This is DOUGBROCK Radio. Yeah. What is up, cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa DOUGBROCK Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng DOUGBROCK TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mong mapanood. So, paano? Balik na tayo sa podcast. Yo, Cyberspace! Kasama pa rin natin si Coach Marvin. Nandito pa rin tayo sa podcast na to. Paborito nyo, DOUGBROCK Radio. So,
Sir, ito na, pumasok na yung mga business. Balikan natin yung naputol kanina. Okay. Ano-ano yung mga negosyo na inano mo, na sinubukan mo? Or can we say, negosyo na rin, no? Negosyo. Para kumita ka ng pera, eh. Okay. Mga hustle na pinili mo para kumuha ng extra hanggang sa unti-unti mo na nag-grow kung ano yung portfolio mo ngayon. Mm. Ayun, nung nandun ako sa GMA Network, hindi ko makakalimutan, may na-receive akong text na kung gusto mo bang yumaman, gusto mo bang kumita ng extra habang nagtatrabaho ka, ganyan-ganyan sa text. Sabi ko, no to. Parang ito yung hinahanap ko. Ha? Parang ito na ba yung sign? So ginawa ko, pumunta ako doon, may seminar na nakalagay doon na pumunta ka lang sa Ortigas, ganyan, 7 p.m. So ginawa ko, after ko doon sa work, dumiretso ako, sakay ako MRT, punta talaga ako sa Ortigas. Sabi, tuturuan daw ako yumaman. Matend ako ng seminar. Mamaya, pagpasok ko doon, daming tao. Okay. Anong year to? 2009 yata, or 10, mga ganun. 11, mga ganun. Mega Mall Bandayan? Oo. Province Galleria sa likod. Ngayon, pagpasok ko ng seminar room, sabi ko, ano to ba, ang daming tao. Dami palang gustong yumaman. Okay. Tapos mamaya-maya sa seminar, nagsisigawan yung mga tao. Sabi ko, magkakilala ba itong mga to? Bakit di isa sila na sinasabi? Sumisigaw sila ng, power, ganyan-ganyan. Ganyan. Sabi ko, ayos ah, mukhang taas ng energy dito. Pero hindi ako na-weirduhan. Nung umpisa lang, nung nagsasalita na yung speaker, sabi niya, gato gawin mo, mag-i-invite ka lang ng dalawang tao. Gawin mo lang sa left and right mo, kikita ka na. Sabi ko, okay to ah. So, magmula nun bro, pag uwi ko sa bahay after yung seminar, puros yun yung nakikita ko. Talagang bilog-bilog. Eye-opener siya. Eye-opener siya. Sabi ko, ganun lang pala kumita ng pera. Mag-i-invite lang ako ng mga tao, tas kikita na ako, di ba? Left and right. And then kikita na ako ng malaki. Yayaman ako kasi mag-i-invite din sila. Dalawa lang pala kailangan kong tao. Yung dami kong kakilala, yayaman na ako. So, naging yun yung gigil ko na parang kailangan makasali ako dito. Okay. Sa kumpanyan to. Okay. Eh, nung mga oras na yun, ang laki pa nung membership nila eh. Parang 12K yata yun. Eh, that time, 2009, that's a lot of money. Di ba? Oo, bro. Oo. As in. Isang exam na yun eh. Pinag-ipunan ko tuloy siya. Okay. Tapos kinalabit ko rin yung dad ko. Sabi ko, baka naman pwede mo kong pautangin. Ayaw pa niya akong pautangin noong umpisa, pero bumigay din, no? Pero hindi yung kabuuan ng ano. Konti lang nun sa part ng buuan ng membership. And then, yun. Sabi ko, hindi ko to pwedeng hindi ibalik sa dad ko kasi pinaghirapan niya to. Tsaka may masasabi na naman niya sa akin kasi nga, tapos na nga yung obligasyon niya. Tapos na utang na naman ako sa kanya. Ng pang-capital dun sa membership. Oo. So, tsaka nagtatrabaho ka na eh. Oo, diba? Eh, hindi pa rin talaga ako makaipon sa totoo lang. And then, hindi ako masyado kumita doon sa kumpanya na yun, but nakuha ko yung strategy. Mindset. Oh, okay. Yung mindset. Sabi ko, ang gagaling ng mga speaker, mga yumaman. Siguro hindi ko palang nakakapture yung talagang application o sinasabi nila. Oo. Kasi nandodo ka pa sa wandering stage eh. Oo eh. Oo. Hindi mo pa alam yung ideas na sinasabi nila eh. Oo. Oo. Sila reality na nila yon kumbaga. Oo. Okay. Sila ganun din. Parehas ko, mga dating employees na yumaman or hindi nakatapos. Sinasabi kasi yun dun eh. Oo. Tapos ang nangyari sa akin, medyo hindi ako masyado kumita dun kasi nga nahirapan ako eh. Mm. And then, tumawag sa akin yung tito ko. Pangalan niya Eric. May-ari siya ng isang kumpanya. Santay Barley, banggitin ka ba? Okay lang ba? Okay lang, okay lang. So yung Barley yun, sabi niya, Marvin, sumasali ka pala sa ganyan. Mga networking daw, MLM. Oo, tito, kasi sabi nila, senso daw ako eh. Eh, mayroon tayong sariling kumpanya na Barley Company. So yun daw yung ininom ni Maritoni Fernandez nung time na yun. Tapos, sabi niya, dito ka na lang. Ite-train kita. Sabi sa, oh sige. Baka yun ang kulang sa akin noon, yung training. Okay. Kasi maganda yung produkto, maganda yung marketing plan, pero ako hindi ready. Okay, kaya hindi ka nag-work. Kahit sabi mo, dalawa lang pala kailangan ko, pero ang dami mong kaibigan, pero hindi ka nakarecruit ng marami. Hindi. Okay. Kasi wala akong proper training okay. na kumausap ng tao. Alam mo yun. Nag-member ka lang talaga, blindly. Akala mo yayaman ka na after that. Pala ko, ganun lang kadali mag-convince ng tao na sumali ka dito at yayaman tayo. Oo. Hindi pala. May art pala how you talk, how you approach, magbibuild ka muna ng relationship. So, yung ginawa ng tito ko,
ayan, in-enroll niya ako sa mga speaking seminars. Okay. Training, public speaking seminars. Public speaking, tapos how you close a deal. Dami. May mga libro din siyang binigay na binasa ko. Sabi ko, shit, ang ganda nito ha. Tapos sumabay pa yung libro ni Coach Chinky Tan, which okay. is my ninong. Hi, ninong. Hi, Coach. Ayan, hi, Coach Chinky. Ang first libro na binasa ko na tinapos ko, tapos okay. in-apply ko. Okay. Yung kanyang book na How I Made My First Million. Okay. Yeah. Bestseller yan. Bestseller. Maybe because talagang effective yung book. Pag in-apply mo siya sa buhay mo. Mm-hmm. And doon ako naging uhaw sa learnings. Okay. Kasi before nung nag-aaral ako, bro, pagka mula nung starting nung school year, mm-hmm. yung mga books ko, bro, pag end of the year na, hindi ko naman lang nabuksan. Mm-hmm. Bago pa din. Mm-hmm. Meaning, hindi talaga ako nagbabasa. Oh. Pero nilagyan mo ng plastic cover? Meron. Diba? Mami ko yung naglalagay. Nilagyan ng plastic cover pero hindi ginamit. Ang gaganda ng libro ko. Puro bago eh. Kaya nga pag pinasa ko kung kanino man, brand yun pa din eh. Na-realize ko yun, yung nakapagbasa ako ng libro ni Coach Shingi na ang dami pala, ang sarap pala talagang magbasa. Yeah. No? Iba pala pag nafi-feed yung mind mo. Guys, promise, di ako mahilig magbasa. Di ako mahilig mag-aral nung high school. Di ko sinabing gawin nyo yun ah. Pero ngayon ko na-realize na dapat pala yung mga books ko noon pinagbabasa ko. Alam mo yun? Kasi ngayon, bili ako ng bilan ng libro. Dahil gusto ko mag-add ng knowledge mm-hmm. sa akin. Why? Mm-hmm. Sa sarili ko, okay na ako eh. Mm-hmm. Medyo built na ako. But continuous ang growth. Mm-hmm. At the same time, nasa social media na tayo ngayon, yeah. parang feeling ko I have the responsibility to share din yung knowledge ko na hindi naman ituturo sa school. Yes. Kumbaga, nasa sa inyo kung ano yung pwede nyong pulutin. Tama. Kasi kunyari dito sa podcast ni Brother Dog, isang tao lang no ang makakapture ng sinabi ko or sinabi niya mm-hmm. na kinuha mo yun at in-apply mo sa buhay mo and nagbago yung buhay mo. Yun for me, enough na yun, bro eh. ROI na yun. Oo, diba? Wala na, bawi na yung efforts natin. May isang tao lang na maayos na yung buhay niya just because of this today. Yes, bro. I'll be so happy for the rest of my life. Correct. Yun ang hindi naiintindihan iba. Bakit? Ba't namin ginagawa to? No? To gain followers or income. Ang liit lang naman ng income sa, kung ikukumpira mo yung income sa YouTube, sa mga business ko, sa TikTok, ganyan. Maliit lang naman talaga. But the reason why no ginagawa namin to is, baka meron kaming matouch na heart na nasa same situation na baka magbago yung buhay and mabanggit mo man lang na yun, narinig ko kay Coach Marvin to, in-apply ko yung buhay ko. Tapos sa future niya, umasenso siya at di niya makakalimutan yun. Parang yung binanggit ko kay Coach Chinky. Yeah. Hindi ko makalimutan yeah. eh. Na yeah. ito, libro niya yung nagpabago. Isa sa mga nagpabago ng mindset ko nung How I Handle People. And nakakatawa. Even ang mga books ni John Maxwell, di ba? Of course. More on adding value sa tao. Of course. Leadership yun. So, yun yung mga ang sarap lang gawin at pag-usapin. So, doon nag-start, bro, yung aking MLM business. Okay. Oo. So, doon ka unang, okay. Nagkaroon ka, naging member ka ng multi-level marketing. Mm-hmm. Hindi nag-work. In-acknowledge mo na meron ka pang mga kakulangan mm-hmm. sa self mo, which is yung public speaking, hindi ka pa ganun ka-confident, you have a good product, sabi mo nga, you have a good marketing plan, pero you can't convert yes. into an actual sales or membership. Mm-hmm. So, it happens to, andun si uncle, may ganun, trainin ka niya, mm-hmm. and then, eventually, nagkaroon ka ng sarili mo? Oo, nag-venture din ako kasi yung company niya na yun okay na naging top earner ako. Oh, okay, gets. Okay. Dahil sa training, yung iba sinasabi, kaya ka naging top earner kasi tito mo yung owner, pero hindi. Uh-oh. Literal, sinuportahan niya ako sa knowledge kasi pinagbayad nga ako ng membership eh. Uh-oh. Tito ko yun na. Kung tutusin, pwedeng, sige, ako na bahala sa membership mo. Pero wala. Member ka na agad. Rende. Kahit itanong nyo pa kay Mr. Eric Maranan, pinag-member niya ako doon. Okay. Nagbayad ako doon ng membership. Okay. So literal, hindi niya ako finifeed. But, sinusupport-support niya ako by giving advice. Kasi syempre, mapalaki mo rin yun. Lalaki rin business niya eh. Yes. Oo. So, normal na isupport ka niya. Binigyan ka niya ng proper training. And I think,
Nakita niya na kagad yung ano, potential mo. Correct. And then? Mas malaki yung naibigay niya sa akin sa totoo lang kesa pinag-member mo ako. Baka kung nilibre mo ako ng membership, di ko pa trabahuin yan eh. Oh, tama libre. Rin. Oo. Pinaghirapan ko yung membership, pero siya, pinaghirapan niya akong turuan. Mm-hmm. Pinaghirapan niyang i-mold ako, sinasama niya ako sa mga seminars. Sumasama lang ako. Nakikinig ko yung mindset niya. Nakikita ko kung paano siya kumausap, paano siya mag-present, paano siya sa tao. And mm-hmm. which mm-hmm. na-capture ko sa kanya yung humility niya. Mm-hmm. And pagiging heart niya na talagang tumulong mm-hmm. sa tao. Mm-hmm. Which is talagang every time na nagsiseminar, sabi ko, ganito din yung gusto ko. Gusto ko makilala na may pera ako, pero humble ako. Okay. Ayoko ma-treat as mayabang na may pera. Mm-hmm. Kaya yun yung tumatak sa akin. Medyo ganun yung naging culture namin ng uncle ko. And kahit na nagpaalam na ako sa kanya, lumipat ako, nag-try ako ng ibang company. Mm-hmm. So, okay na okay kami, walang problema. Mm. And then, nung nakaipon na ako, nagpaalam na ako, nag-create ako ng sarili kong company. But not MLM. Okay. Direct selling na. Kasi uso na nung oras na yun yung e-commerce. Oh, okay. So, you have all those knowledge in inventory, sales, marketing, operations. Nag-top earner ka. You know how to train people, etc., etc. Pero, shift mo naman yung sarili mong business dahil nag-shift na rin yung market and yung demand sa e-commerce. Correct. Nag-direct selling ka. Yes. Anong year to? Hindi ko maalala pero nasa gitna lang yun ng 14, 15 yata. Okay, okay. Or 13, mga ganun eh. Okay, okay. So, yun yung kasagsagan ng e-commerce. Diba, kita mo lahat, nauso na sa Facebook yung mga sponsored, biglang lilitaw yung mga product na andyan. Mm-hmm. So, doon ako nag-switch and nakaipon naman ako doon, no? Mm. Nakaipon ako doon sa direct selling business ko. Meron na rin akong, nagtayo na rin ako ng restaurant. Mm-hmm. Meron sa Bulacan, meron din dito. And gumawa ka na ng mga side businesses, mga side business because of that. Traditional, oo, na gusto ko. And dahil nga meron natatabi na ako na pera, gusto ko pang i-reinvest. Kumbaga, ayokong andito lang to, nakatambak yung pera dito kasi literal, mabubulok lang yung pera dito. Hindi siya lalago. Hindi siya lalago. That's why nag-search na naman ako ng ano pang pwedeng pagkakitaan. So that's the reason bakit ako napunta naman sa forex trading. Okay. Mm-hmm. Forex trading is foreign currency. Foreign currency. Doon ka muna nag-trade, hindi pa crypto. Hindi pa. Okay. So nandito na tayo sa meron ka ng sariling business. Kumita ng konti, gumawa ng traditional business, kumikita, pero hindi pa rin yun sapat. Hindi pa. Oh, naghanap ka na naman ng bago. Yes. Ang lesson dito, mabilis lang. Diba? Kita mo, makikita mo. Minsan hindi pa nagfe-fail, pero nakikita mo na oy, shit, hindi rin to long term. Mm. Gawa na tayo ng next move. Yes. Gawa na ng next move. So, okay. Lagi talagang continuous learning. Yes. And then? And yun nga, isa sa mga tinuro sa akin na you need to diversify din talaga yung pera mo, no? Mm-hmm. Hindi, kunyari, may restaurant ka, may direct selling ka, at least meron ka pang ibang way mm-hmm. paano ka kumita para mamatay man yung iba mong business, meron ka pa rin. Yun yung tumatak sa akin. That's why yung mga kaibigan ko, nakikita ko nun sa MLM, tsaka sa direct selling, nagpo-forex sila. Mm-hmm. Sabi ko, ano ba yung ginagawa nyo na yan? Kasi puro chart lang, di ko maintindihan eh. Nakagano lang sila sa cellphone, tapos magtatawanan. Mm-hmm. Buti naman kinita ko, laki oh. Kumakain lang kami, kumita na 500,000, kumita na 1 million, literal mga, sabi ko, ano yan? Eh, samantalang sa MLM, kinikita ko yung ganyan ng isang taon, isang buwan, tapos kayo, papindot-pindot lang kayo dyan, kumikita kayo. Doon ako nagkaroon ng curiosity na parang, sabi ko, turuan nyo naman ako yan, ano ba yan? Okay. And then yun, nagpaturo ko sa friend ko na pinagugulan naman ako ng panahon, no? Umaabot kami, 5 a.m. na, 6 a.m. Pinupuntahan ko siya sa condo nila. Para lang magpaturo ako and he's very willing to share naman yung knowledge niya, no? Kasi yun, pinag-aralan niya, inaral niya talaga. Siya yung umatid ng seminar, siya yung gumugol ng ilang araw para matuto nun. Tinuro niya sa akin ng one-on-one. Okay, okay. Kaya grateful ako din sa kaibigan ko. And ikaw rin, willing ka to learn. Sobra. And sobra. Then, natutunan mo na siya. Natutunan ko na siya kasi sobrang, yun ang ano ko eh, uhaw na uhaw ako sa knowledge. As mm-hmm. in, gusto ko talaga umasenso na mabilis. Kasi nga, mahilig akong gumawa din ng mga dream board eh. Ewan ko, parang sa iba corny yun. Pero ako talaga, hilig ko magupit ng mga vision board, mga ganun. Vision dream board. Oh.
corny pero wala eh. Ilan na kailan dream board na kasi ako eh. Oo. Check na yun, no? Check oh, yung kotse na yan. Meron na. Naniwala ko una hindi pa dream board, bro. Parang papel lang. Sinulat sulat ko lang siya. Dinikit ko sa cabinet kung bubulok-bulok na dun sa Project 6. Medyo may kotse, first car, savings, ganito ka lang kaliit. Tapos travel. Na-checkan ko lahat na hindi ko na siya inisip. Yep. Tapos sabi ko, uy, teka, effective pala yung ganito. Mm-hmm. Tapos sa mga seminar ng mga trainings, tinuturo, vision board. Sabi ko, ginawa ko ito noon na. Mm-hmm. Kaya lang, hindi nga lang pictures. So, yun na. Nag-start na ako gumawa ng mga totoo na picture. And nakakailang dream board na ako. Nakakatatlo na ako. Yung pangatlong dream board ko ngayon, ginawa ko yata 2017. Halos lahat. 95%. Natatago mo pa yon? Oh, yes, bro. Okay, so yes, ikakat natin yung clip na to, tapos idudugtong natin yung TikTok ni Coach Marbs. Ipapakita niyo yung dream board na yun. Oh, okay. Abangan niyo yung content na yun. Yes. Meron. Totoo yun. Ako, I actually have it in the side of my bed. Mm-hmm. Tapos meron ako doon na parang X amount of money and this years old ako. Mm-hmm. Alam mo yun? Hindi yung kuman nahihit. Mm-hmm. Pero as long as you have that motivation every day, you see that first thing in the morning, mm-hmm. You see how you want your life to change. Na-attract mo yun eh, coach eh. Kaya nga eh. Ito ah, share ko lang sa inyo. Medyo nagiging deep na rin ako sa pag-aaral ng... Kasi very basic is the law of attraction eh. Mm-hmm. Pero how you apply it, yun yung medyo higher level na. Yeah. So, in relation doon sa pinag-uusapan namin about dream board, doon sa mga gustong mag-try, gumawa niyan, para maging effective yan, based on my experience and yung mga talagang na-accomplish ko na dun sa dream board is 100% while I'm cutting those pictures at dinidikit-dikit ko yan, 100% naniniwala ako magkakaroon ako niyan. Dapat. 100%. Hindi yung magkakaroon ako ng yacht. Hindi. Literal, pag dinikit mo dyan yan, dapat kahit 1% na doubt, hindi pwede. Pag dinikit mo dyan na magkakaroon ka ng yacht o yate sa future, magkakaroon ka. Talagang i-accept mo. If you feel mo na magiging billionaire ka, if you feel mo na magkakaroon ka talaga ng yacht, at as if andyan na siya. As wow. If meron ka. Yeah. So like halos lahat ng kotse ko, supercar, suburban, lahat yan nakadikit sa dream board ko. Lahat yan naging totoo. Because finifeel ko na siya. Kahit nagda-drive lang ako ng kunyari, nung time na yun, Montero yung dinadrive ko eh. Pero finifeel ko na bro, na meron akong R8, finifeel ko na paano sumakay sa Suburban. Ano kaya feeling ni Tony Stark ganun sa Audi niya? Ano, gano'n kaya kakomportable sa Suburban? Yes. You have to feel it 100% in your reality before you put it in your vision board. And 99.9% of the chance it will happen. Yes. No, you really have to close your eyes. I don't know how you do it, but for me, when I think, kung babalikan nyo, ito na lang guys. Alam to ni Mar. Balikan nyo episode 1 to 30 plus nung podcast. Balikan nyo yung after nun yung second set. Inimagine lang namin na magkakaroon ako ng sariling set na hindi na dito sa office ko kasi ang sikip na, ang lalaki nung ilaw. Tapos nagkaroon kami ng panibagong set. Tapos ngayon, na meron, in-envision ko lang din na one day darating kami sa podcast studio na uupo na lang kami, wala na kaming aayusin. Mm-mm. Ready na rin. And mas marami pa, mas komportable, mas malaki, alam mo yun? Mm-mm. Kailangan mo lang din sa talaga paniwalaan eh. Yes. Pagka parang, kaya ko ba yan? May onti kang ganon? Malaking chance, hindi siya mangyari. Correct. Ang galing nun. Ang tindi kasi ng yan, ng law of attraction eh. Lahat halos alam na yan because of the secret. Pero yung application ang pinaka hirap. Minsan kung ano yung sinasabi ng bibig mo, kunyari, sana hindi traffic. Yun na na-attract mo eh. Nagiging traffic. Yes. So ganun din sa belief, kung ano yung lakas ng feeling, yun yung may coach ako na nagturo sa akin, sabi niya. Coach Rush. Shout out. Hey, shout out to Coach Rush. Sabi niya, yung feeling of paano mo siya tinatanggap na mangyayari siya sa'yo. Not na pinapaniwalaan mo na, okay, magkakaroon din ako ng R8. Hindi. Kailangan pag pinangarap mo yan, ginusto mo yan, or dinikit mo yan, ano yung feeling mo? Dapat yun, meron ka na.
Yung tipong paglalabas ka ng bahay mo, yung feeling mo, yung may R8 ka sa labas. Ganon yung feeling. Dapat kung gusto mo maging bilyonaryo, feel mo. Huwag kang magduda. Huwag mo, hindi, paano ko gagawin yan? Ito yung mga status ng buhay ko. Ganito, paano ko maging bilyonaryo? Wala na. Oh, yeah, hindi, hindi. Binabara mo. No? Pinipigil mo. Huwag mo nang alalahan yun paano siya mangyayari. Importante, paniwalaan mo muna. Oo. Maniwala ka muna and then yun, dadating yung opportunity. Dadating kung paano siya. Dadating yung mga taong tao, sa tamang tao sa paligid mo, paano mo siya makukuha. And walang connection ang religion dito or something. Ah. Mm-hmm. More on, ito yung mga laws ng universe na nakaset dito. So, sobrang powerful, bro. Again, babalik ka pa rin dun sa Supreme Being, which is a, si God pa rin magbibigay sa inyo talaga. The ultimate creator. Yes. So, you have to harness paano. Paano siya ina-apply? Kasi hindi nga siya sinasabi sa atin eh. Kung paano. Kasi they, yung mga andun sa tuktok, kailangan hindi nyo malaman yan. Kasi sino na magiging... Yeah. Ayoko na magsalita. Pero yun nga. Uh-oh. You need to know ngayon. Ito na yung nasa awareness tayo. Swerte natin dahil andito tayo sa stage na ito na. Nagiging aware na tayo dahan-dahan sa totoong nangyayari sa buhay. At kung paano mo talaga makukuha yung mga pangarap mo. Dahil nagsasalita na yung mga nakarating sa taas eh. Nagsishare na sila eh. Willing na silang sabihin yung sikreto. Mm-hmm. Gagawin mo na lang, maniniwala ka, i-apply mo. Huwag ka maging negative. Yeah. Positive dapat. Para mangyari lahat yun, no? Ang galing, galing nun. Gusto ko lang din balikan, no? Yung thirst mo, yung hunger mo sa knowledge, in-apply mo nung nagbasa ka nang nagbasa nang nagbasa ng libro. Yes. And then all of that, all those learnings, na-apply mo ngayon sa paggawa mo ng mas malalaking bagay, sa paggawa mo ng mas malalaking desisyon, pag-take ng mas malalaking risk habang ginogrow yung business. Correct. Habang nage-expand, habang nagsiscale. Ang maganda lang din dun, Sir Marvin, is the more na mas marami kang nalalaman, the more na mas na-extend yung network mo, mas marami ka rin nagagawa. Mm-hmm. But also, gusto ko i-point out dun is para sa mga tao na may wonder kung paano to, paano yan. Everything that you want to know and you need to learn is already written. You just have to look for it and read it and apply it into in yourself, in your reality. Like, alter mo ng konti, hindi applicable yung example sa situation mo. I-apply mo sa situation mo. Tama. And then, at the end of the day, hindi naman yan, kumbaga, mababasa mo naman eh kung para sa'yo o hindi. At mababasa mo naman kung makakatulong o hindi eh. I-apply mo lang yun. Dami kasi nagbabasa. Pero yung application yun. Second part yun. That's the biggest, the next big thing. That's the hardest part actually. The application of what you learned about reading. But anyways, going back, everything that you wanted to know, nakasulat na yan. Kailangan mo lang basahin at i-apply. So, correct. Madami makaka-relate dun sa sinabi mo, bro. Kasi 'di ba usually yan nakakaisip ka ng ideas eh. Mhm. Tapos magugulat ka yung idea mo ginawa nung iba. Yes. Yes. Sabi mo naisip ko na yan ah. Dapat pala inapply ko yan. Yeah. So tama 'yung sinabi ni Brother Brock na andiyan na 'yung idea, andiyan na 'yung gusto mong gawin pero hindi mo ginawa. Yes. Or 'yung nabasa mo hindi mo ginawa. Mm-hmm. Sayang. Doon nagkakatalo 'yung doer. No, kailangan ina-actionan mo talaga 'yung mga naiisip mo. And don't underestimate the power of imagination. Kasi kagaya ng inimagine ni Brother kanina, yung podcast area niya, biglang nangyari. Mm-hmm. Pero nag-start yun sa imagination. Idea lang. Diba? Yun, kaya ako, pinapractice ko din ngayon yung power of meditation, bro. Kasi wow. Sa meditation, minsan nakaka-imagine ka ng mga bagay na gusto mong gawin. Mm-hmm. Kunyari, building. Ako, nagpa-plan ako ngayon magtayo ng sarili kong building. Doon sa building ko, pipikit ako, imagining ko yan. Ano yung itsura ng pinto, ng garahe, yung basement. Pagdating ng second floor, andun ba yung area na nandun yung mga tao ko kasama ko sa pagtitrade? Sa susunod na floor, ano yung nandun? Andun ba yung studio ko, yung music room? Sa pinaka-top floor, ano nandun? Yung penthouse ko, andun yung billiards, andun yung mga tropa ko. Pwedeng naglalaro kami or nagswimming kami sa taas. So, lahat yan andun sa imagination. Ini-imagine ko talaga siya. Tapos, alam mo, pag na-imagine, in-imagine ko yun, after nun, tinawagan ko yung kapatid ko na may, ano siya, parang contractor.
bro, paano mo ako? Pa-design mo ako ng building. Ito yung gusto ko. And ngayon, ginagawa niya na ngayon. And yung imagination ko na yun, na ginagawa na niya ngayon, nagtatayo na siya. Shoutout kay Carlos Favis, brother ko. Mangyayari na yun kasi maghahanap na ako ng lupa sa tatayuan. Eh, andyan niya yung plano, andyan yung blueprint. Wow. Wow. Ganun mo lang in-attract, no? Alam mo na yung cost. No, lupa na lang. Saan mo na lang ilalagay? Yes. Pag nandun na yung lupa, nakahanap na kami, ilang square meters yan. Carlo, ito na. Tayo mo dito yung building na gusto ko. Bam. See, the solution of finding resources para magawa yun is easy. Yes. The hard part is you have to believe that you can do it and you can have it. Correct. No, you imagine it, the elevator, bawat floor, bubukas yung pinto, ito makikita mo, aangat, ito makikita mo. Yes. You can imagine your office, view. You have to be very specific pag nagdi-dream ka. Kasi yung iba, sasabihin, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng bahay. Kalabaw, pwede mo rin sakyan yung kalabaw. Yes, brother. Sasakyan mo yun, pwede rin. Kaya, specific. Kailangan yung bahay na gusto mo, na dinidream mo ngayon, dapat alam mo yan. Even yung doorknob mo, alam mo, yung tiles na gagamitin, nasa imagination mo na yan, ilang kwarto yan, kung kotse yan, yung brand, yung kulay, yung model, manual ba yan o automatic, dapat specific yung dream mo. Kasi hindi mo, magugulat ka na lang. Iba pagka nilaro mo yung laws ng universe, magugulat ka na lang. And kung talagang madasaling ka talaga, di ba, magaling kang mag-attract ng power ni God or ewan ko kung sino, no? Wala naman tayong religion pinag-usapan. But ang point ko lang, guys, is yung ha-harness mo yung power ng supreme being or ni God na ibibigay niya sa'yo yan because you're ready. And specific sa mind mo, mas madali niyang maibibigay sa'yo . Kasi alam mo yung specific, minsan malilito, ano ba talaga gusto mo? Sabi mo, coach ano ba? Wigo ba? Sports car ba? Or ano ba? High ace ba? Kailangan specific. Even sa dreams car mo. Mm-hmm. Even family mo. Even, share ko lang. Even when you travel, no, you have to imagine that business class. You have to imagine that. Ano yung feeling pag hawak ko yung misis ko sa harap ng Eiffel Tower? Mga ganun. No, you have to be specific nga naman talaga. Correct. And it's more effective that way. Correct. Yeah, and it really is. Mag-comment nga dyan yung ano, yung may experience noon, may kakilalang ganun. Sometimes it's weird to other people. Yes. Sometimes nga pag nangangarap ka, tas sobrang layo, isipin nila, graph gago to. Di ba? But ikaw, you're just trying to be, I'm just trying to be open to myself and I'm just speaking this truth to the universe so that I can attract it. Yeah. The only thing na dapat mong gawin is believe dun sa pangarap mo na yun kasi walang ibang maniniwala sa pangarap mo hindi ikaw lang. Kahit ikwento mo yun sa mga kamag-anak mo, sa best friend mo, sa mga kalaro mo ng bata, hindi ka paniniwala. Kasi kasama ka nila naglalaro sa kanal . Mm-mm. Diba? Ano pa nga pangarap pinagsasabi mo dyan kasama lang kita lumaki, di ba? Naglalaro tayo sa putikan. Sabi mong yayaman ka. So parang minsan, no, kailangan ikaw lang yung maniwala. Sarili mo lang magkukonvince sa'yo . Swerte mo kung may mga mentors ka dyan sa paligid, no? Sobrang ganda nung ganon. Pero ikaw muna. Yeah. Ikaw muna. Maniwala ka muna. Marami pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo maniwala. Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Ito po ang DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Isa ka bang aspiring artist? Pero hindi mo alam kung paano at kung saan mo sisimulan ang karir mo? May good news ako sa'yo. Pwedeng-pwede ka na mag-upload ng mga kanta mo na mapapakinggan sa buong mundo at masistream sa lahat ng digital streaming platforms gamit ang pinakabagong TuneCore Unlimited Plan. For as low as $15, kaya mo nang mag-upload at kumita gamit ang music mo. Para magawa lahat ng yon, mag-sign up ka lang gamit yung link sa baba o kaya dumiretso ka na, tunecore.com. So paano? Kita kits! Yun, dito pa rin tayo sa DOUGBROCK Radio. So Coach Marvin, meron akong segment dito sa loob ng show. Tinatawag namin fast break. After ng break, meron akong mga quick questions na kailangan mong sagutin ng mabilis. Mm-mm. So, umpisa na natin. Sige. O, game. Years down the line, anong pipilian mo? Ethereum o Bitcoin? Bitcoin. Top 3 best trading coaches dito sa Pilipinas? Trader
Chaos, Coach Miranda, Tito Vlogs. Tito Vlogs. Dalawa lang yun. Na. Top three. Ah, sige, si Trader ano na lang. Chaos nga. Trader Chaos. Okay. Sino yung tatlo, sorry? Trader Chaos. Chaos. Yan, makikita nyo siya sa TikTok. Si Tito Vlogs. Okay. Coach Miranda. Coach Miranda. Okay, yung tatlo. Okay, gets. Trader Chaos, Tito Vlogs, Coach Miranda. Advantage at disadvantage ng crypto sa Pinas. Okay. Advantage, of course, easy. Easy way to transfer ng funds. And disadvantage naman, ano ba disadvantage sa crypto? Wala akong makita. wala. Sa Pinas, wala. Siguro, ano? Ang liit pa ng mark. Scam, no? Oh, yeah. Kasi maraming yung hindi nakakaalam ng crypto, so baka mapunta sila sa crypto na scam. So, ingat. Okay. Oh, tama. Dahil successful siya, marami ring nagtatry na mag-capitalize on it. Kaya ingat. Ingat. One word to describe cryptocurrency ng Pinas. Okay. Cryptocurrency? Dito. Sa atin. Well, describing crypto kasi for me, it's digital gold. Okay. Oo. Gold. Okay. Gold. It's gold. Bakit hirap tanggapin ang cryptocurrency dito sa atin? I mean, there's you're exposed to a lot of people that is involved. Mm-hmm. Pero generally, hirap pa din. So, you think why? Number one is education. Kasi kailangan talaga, para ma-involve ka dito, kailangan you understand kung ano yung crypto, ano yung purpose niya. So, yun yung kailangan natin talaga na katulong nyo kami dun sa pag-educate. Paano natin siya mapapakinabangan? Ano yung, ano mo bro? Pinaka question mo na yan? Tingin mo, bakit pinakahirap talaga siya tanggapin? So, yun nga, sabi mo, education. Education. Kulang pa. Kulang sa education. And then, of course, maraming nabibiktima nung mga third party company na nagtatayo ng crypto company. Oh. And gumagawa ng sarili nilang coin. Yes. And yun nga, maraming nabibiktima. Okay. So, nakakatakot siya. Kaya mahirap siyang tanggapin ng ibang tao dahil nabalitaan na nila yung bad news ng ibang crypto. Mm-hmm. Pero again, babalik tayo sa education. Pagka nalaman mo yung purpose ng crypto at yung future niya, mm-hmm, so that's the time na dun ka talaga mag-i-invest dun sa idea ng crypto. So masarap siya. Malaki yung kinikita, but of course, number one, knowledge pa din. Knowledge pa din. Kailangan. Don't enter the crypto space kung hindi mo siya pinag-aralan na maigi. Okay. You have to be really knowledgeable about it. Yes. Especially where you're gonna play a lot of money. Yeah. Kung mafo-fomo ka lang at nakita mong kumikita kami ng malalaki dito, dahil doon kaya ka sumali, wag muna. Okay? Mm-hmm. O nakita mo yung kapitbahay nyo, yumaman because of Bitcoin, huwag ka agad-agad magda-dive in. Make sure ikaw mismo believe dun sa i-investan mo or tama, believe ka dun sa crypto itself. Kaya mo siya bibilin. Or kung sakasakali magte-trade ka, make sure inaral mo talaga siya. Mm-hmm. Technical analysis, fundamentals and all before you even put money. Mag-demo account ka muna kung gusto mo talagang pasukin tong crypto. Kasi maganda ang crypto. Ako na nagsasabi sa inyo, maganda yung cryptocurrency and yung purpose niya. But kung mali yung way natin, bakit natin siya pinasok, baka malugi tayo or masunugan tayo. Mm-hmm. So, talk to the right people na lang. Risk pa din. Okay, talk to the right people. Sabi mo kanina, malaki yung kinikita. Coach, gusto ko malaman, on a trading day, like how many, gaano ka katagal nag-suspend ng time? Sa isang buong araw, sa 24 hours? Sa buong araw, minsan 30 minutes lang to 30 minutes to 1 hour ka lang. Check lang ako ng chart. Tapos enter ng trade. Kung may nakita ko opportunity, enter ako. Pag wala masyado or kapos ako sa oras. Silip next time. Or mamaya na lang pag-uwi. So, okay. Ganun siya. Since kailan mo siya sinubukan? 2015, nag-start ako mag-trade ng Forex. So, okay. Nag-aaral na ako. Yun din yung year na bumili ako ng first Bitcoin ko. Okay. Magkano lang Bitcoin that time? More or less, 20,000 yata. Pesos? Ganun, 19K, 20,000. Ang isa. Wow. Tapos,
Ilan nabili mo nun that time? Nag-try ako bumili ng isa, tapos sumunod pa ng dalawa. So, total tatlo. Okay, kasi ayaw akong bentahan ng friend ko. Okay, siya ang nag-pupush sa akin na bumili ng Bitcoin since 2013. Mm-hmm. Hindi ako bumili. Tapos mm-hmm. nakita ko siya na nag-iba buhay niya. Mm-hmm. Sabi ko, ano ba ginawa mo? Eh, downline ko siya before sa MLM. Okay. Naunahan mo pa ako yumaman. Uh-oh. Sabi niya, yung sinasabi ko sa yung Bitcoin nun. 2013. Tas, na dati wala pang value talaga at all. Maliit pa lang. Sabi ko, pagbilan mo naman ako, kahit isa lang. Pinagbigyan niya ako, tapos nabola ko pa ulit na binentahan niya ako ng another 2 pa. Apply naman eh. Walang magawa. Wala akong mabili, hindi ko alam kung paano pa. CoinsPH pa nga yung wallet namin noong oras na yun. Ano na ba ngayon? Ako kasi gamit ko ngayon Binance eh. Binance, okay. So yun, yung wag agad na papasok, aralin nyo muna yung tutorial ko ng Marvin Favis, Binance, how to trade before you even put your money in. Lalagyan natin yung link niyan sa baba mamaya. Ayun yung gamit kong wallet kasi for me, yun yung okay. Okay. So, ngayon, yun yung... Nandun yung trustworthy mo. Since 2015, forex trading to knowing a lot about crypto, entering the crypto trading, hanggang ngayon, question lang. What's the biggest payout in a single day, in a single trading day of Marvin Favis? Natatanong ba ito sa'yo? Crypto. Meaning yung kinita ko ng isang buong araw. Oh, yung like, oh, trinade mo to, regardless kung may natalo ba, basta yung take home mo after ng isang trading day. Siguro ano? Oh, yung BIR din. 6 siguro. Oh. Six. Oh. Okay. That's a lot pa din, no? Okay. And that's on a regular, no, tol? On a regular, not a lot of people can encounter like that. That's why you have this talagang mindset din. Kasi, you know, you play a lot as well. Yeah. And a lot of businesses involved, no? But bago ituloy ni Brother Brock, kung may nanonood dyan, yung 6 na yun, of course, hindi pa siya considered income. Income ko siya ng araw na yun. Yes. Pero nag-trade pa kayo ng bukasan. Nag-trade ko pa yun. So, pwedeng matalo pa siya. Pwedeng mawala pa siya. So, hindi pa siya profit. Okay? Malinaw yun, ha? Pero hindi, I mean, 'di ba? That's ito kasi din 'yon. Why it changed your life? 'Yun naman kasi talaga ang totoong buhay. You have to take risks. And part of that, sugal 'yun eh. Kaya nga you have to know a lot about it kasi it's sabi nga ni coach, pati yung ekonomiya nakadugtong diyan. So pag may nangyari diyan, pwedeng mahal yung bilihin, mahal yung gas, mahal yung ano no. And a lot of businesses actually rely on crypto already because even banks, di ba? Even mga e-wallet natin, you can load crypto from it na now. Di ba? Sabi mo nga, easier. Correct. Kasi it's already a medium where you can, you know, you can, correct me if I'm wrong, where you can defeat the purpose of other transactions sa banks na hindi mo na kailangan bayaran. Like, you can send money na as is, na wala ka ng extra 25 pesos fee, 100 pesos fee as is. Yes. So, that's it. So, ito yung level natin ngayon, ito yung era na may mga lubak-lubak pa sa mundo ng crypto. And okay, swerte tayo dun. Mm. Kasi nga, pagka okay na yan, Napatag na, huli ka na. Oh, yeah. Hindi mo inaral agad. So, ito yung perfect time na aralin mo siya. Magtataka ka, doon lang isipin mo. Bakit siya papansinin or bakit magkakaroon ng G-crypto sa GCash? Mm-hmm. Bakit sa Maya you can purchase cryptocurrency na? Mm-hmm. Kung wala lang ang crypto, bakit sila nito? Papansinin nitong mga big companies to? Dito pa lang sa Pilipinas yung pinag-uusapan natin. Maya, even PayPal, even mga Mastercard, even mga big institutions slowly nagta-transition. Why? Nagma-migrate, yeah. Ngayon AI, 'di ba? Talamak ang AI. So for me, hindi naman siya magkalaban, pero possible magka-collab pa yan. Mm-hmm. Kasi parehas technology, parehas nagdi-disrupt yan. No? And the reason why ayaw siyang talagang i-absorb or i-adapt ng government or banking system totally is because nga maraming madi-disrupt. Just imagine, wala nang middleman. Mm-hmm. Pag nag-transact tayong dalawa na lang, mm-hmm, mm-hmm, nagmi-middle lang si blockchain pero walang makikinabang na sa gitna. Yeah. So, wala nang fees. Wala.
May konti because yung transaction fees na lang, pero wala na yung parang sobrang laki ng fees. Yun ang mga bagay na madidisrupt. Even pag nag-send ako ng pera abroad, diba, ang laki ng mga padala-padala na fees. Mm-hmm. So dito, sobrang minimal lang. Marami siyang tatama ang negosyo, marami siyang madidisrupt. But, magbe-benefit yung economy, magbe-benefit yung mga tao. Mm-hmm. So, even banks, para makapag-open ka ng banko, sobrang hirap, di ba? Mm-hmm. Or makapag-loan, makapag-ma-approve, no? But dito, may mga ganun sa DeFi, kung tinatawag yung decentralized finance. So, medyo malalim na itong pinag-uusapan natin. But again, ang sinasabi ko lang is, what if itry mo ngayon na dahan-dahan lang alamin ano ba itong mundo? Kasi maaga ka pa rin. Yes. Sabi nila, huli na, mataas na presyo. No. Nagsisimula pa lang tayo. Wow. Even, ito na, sa dami na nangyari, dami ng bad news sa crypto and all, mga nangyari sa NFT, iba ang trend ng NFT ngayon, iba ang trend ng NFT 6 months and 1 year ago. Mm-mm. After all that, masasabi mo, maaga pa rin, Coach? Maaga pa rin for me, ha? Personal opinion ko to, ha? Kasi, mm-hmm, again, babalik tayo sa asa bumps pa tayo. Aha, hindi pa patag. Hindi pa patag. Tiyan mo, internet. Dati naman, wala na masyado naniniwala dyan. Diba? Even nagkaroon pa nga ng kung ano-anong now everyone is crisis, using it. Bitcoin, .com, yung bubble, and kung ano-ano pa man na pinagdaanan natin, medyo napapatag na. And sila yung mga yumaman noon, yung mga nakinabang sa internet craze before. Sila yung mga billionaire ngayon. Now, ngayon, nandito tayo sa era na slowly, ayan na, nagta-transition. And ako, masasabi ko to, why? Kasi lumilibot ako sa iba-ibang bansa and umaattend ako sa mga blockchain festival, mga crypto events, and nakikita ko yung mga kumpanya na nagta-transition into Web3 or blockchain. Mm-hmm. Even insurance, even gaming, even banking system. Ang dami, bro. Yun na yung ginagamit nila. The system of blockchain. Kasi Web2 tayo. Mm-hmm. Sa mga hindi nakakaintindi pa, Web2, I think normal ito. Yung internet, yung YouTube. Facebook, YouTube yan. Web3, ito na yung pumapasok yung blockchain. Mm-hmm. Andito na yung crypto. Mm-hmm. Andito na yung mga iba-ibang blockchain technology na mas madali. Very good example, kunyari yung insurance lang. Mm-hmm. Or yung health na lang, let's say sa hospital. Pag ginamit mo ang blockchain technology, let's say may NFT ka or something, possible na andun na lahat ng data mo. Ngayon yung data mo na yun na nasa blockchain, sisilip, andun na lahat eh. Kung ano yung last checkup mo, ano yung mga nararamdaman mo sa katawan, and sino yung mga doctor na dapat doon, anong ospital ka pinakamalapit. So parang, meron akong ganung na nakita na technology na blockchain ginamit nila. Sobrang dali. Even voting system, wala nang dayaan. Mm-hmm. Bakit? Public ledger ang blockchain, di ba? Mm-hmm. Lahat ng transaction sa crypto, sa Web3, makikita natin walang dayang mangyayari. Kasi nga, centralized everyone can siya. See it yeah. Eh. Everyone can see it. Ganon siya ka-transparent. Yun ang dinidisrupt niya. So, ayaw lahat nila. Ng nagtatago. Lahat ng may middle transactions in the... Okay, yes. Guess. Yun yung mo. Oo nga. Anonymous pa, bro. Pwede mo akong pasahan ng pera o ng crypto na wala makakalam at hindi mo alam kung sino yung wallet na yun. Kasi wallet lang yun. Wala code lang yun. Wala namang name, walang address, walang nothing like that. Yes. So, may mga ganun na feature. Oh, you wanna know more about it? Punta kayo sa channel ni Coach. Punta kayo sa mga social media niya nasa baba. Well, solid learnings. So, alam natin ngayon na mas maaga pa. Bata pa tayo para dun. So, yan. Aralin natin yan, di ba? Ako, I know a few things about it and I think I need to, you know, dive into it more. But, Coach, mabilis lang din into doing traditional businesses, handling people, like anong sa mga nagsa-startup, mga sumusubok, anong mga advice pwede mo ibigay? Ito question, halimbawa sa mga, gaya niya may mga restaurants ka, di ba? May mga waiter, may mga chef, may security, dami mong staff. Ano yung mga advice mo sa mga young entrepreneurs natin na nanonood ng programa na to na from you as a successful businessman, ano yung mga secrets that you can share? Okay. So first of all, lahat ng ginagawa natin is risk yan. Mm-hmm. Kaya so, papasok ka ng crypto, magte-trade ka, or magtatayo ka ng negosyo. Yep. Lumabas ka lang ng bahay mo, risk na yan. Tama. Pwede ka mabangga, or kung ano man.
So, sa business, para maiwasan yung mga horror stories, I suggest na makinig ka dun sa mga taong nandun na or naabot na yung mga yun para hindi ka mag-isa at hindi at mababawasan na yung mga mistakes na pwede mong harapin. Kaya naman natin yan ma-eliminate eh. Let's say magtatayo ka ng small business. Tama to, tanong ka sa mga negosyante na alam na kung paano mag-handle ng tao, paano i-account para hindi ka malugi. So, again, babalik tayo dun sa aralin mo na maigi yung negosyong papasukin mo para hindi ka magsunog ng pera. Wow. Same as trading. Mm-hmm. Pag di ko inaral yung trading, pinasok ko to dahil nakita ko lang na kumikita yung iba dito, possible, business din siya, masusunog din yung pera ko. Ganun din siya sa negosyo. Aralin mo, kaya nga na may feasibility study tayo, tanong ka sa mga successful people na doon, ask the right questions sa mga tamang tao din. Yeah. Kasi kung gusto mo maging doktor, hindi ka pwede magtanong sa architect. So kung gusto mo magtayo ng restaurant na small business, tayo ka sa may mga businesses na restaurant. Yeah. So ako, ganun din ginagawa ko. Because your experience is not enough eh. Yung sarili mo experience. Pwede mong maiwasan yun. Yung mga dapa nila. So, anong gagawin ko ngayon? Tanong ako sa experience niya. Yep. Dalawa na ngayon yung experience na na-capture ko. Experience ko mismo plus experience niya, mas magiging mabilis, madali yung negosyo. So yun, ask the right people. Solid, solid advice yun. Right people and surround, yeah. It, ano yun? Productive yun kasi kailangan mo rin isurround yung sarili mo sa right din na people na pagtatanungan mo nga naman. Mm-hmm. And then tama rin na yung pagtatanungan mo, yung may proof of concept. Yung tipong nagawa niya na yun, nasa food industry siya. Mm-hmm. Kasi pag tinanong mo yung pagre-restaurant sa sari-sari store, eh magkaiba yung costing ng paninda ng sari-sari store versus yung ingredients. Yes. Plus the overhead mo as a restaurant. No? So, correct. Put that into consideration. Coach, itong crypto sa Philippines, mm-hmm. sinabi mo nga maaga pa siya. Plus the businesses, no? Mm-hmm. Ngayon na meron ng ganito, may mga TikTok platforms, may mga podcast na pwede silang mapakinggan, mapanood. May mga libro, may mga audiobooks din sila na pwede mapakinggan. Ang bilis na ng learnings din. Yes. Pero nakikita mo pa rin yung mga ayaw rin matuto, nandiyan dyan pa rin. Mm-hmm. Kumbaga, hindi mo rin masasabi, iba-iba tayo ng face eh. Yes. Pero tingin mo, saan papunta to now that the knowledge is readily available, now that the yung mga nakaka-experience, nakikwento na nila yung results. Saan to papunta? Anong generation yung binibuild natin? Actually, sabi nga ni Robert Kiyosaki, do, pag may smartphone ka daw at hindi ka pa mayaman, may parang may kulang na sa'yo. Kasi andyan na lahat ng resources eh. Kahit wow. Sa cellphone mo eh. Diba? Even nga yung mga kaibigan ko, cellphone lang gamit, nagti-TikTok shop, nagbibenta na ko ano-ano, bumibili ng ukay-ukay, tapos binibenta online. Andyan na lahat, nakalatag na sa'yo. YouTube, kahit nga hindi ka bumili ng course eh. May ChatGPT pa nga ngayon na pwedeng pagtanungan. Andyan na lahat. So, kung hindi ka pa umasenso, ikaw na yung may problema. Kailangan talaga na guguli mo lang, ano ba talagang gusto mo? Wow. Tanong mo sa sarili mo, ano yung gusto mong gawin? O yung passion mo. Kung hindi mo passion, ano yung possible mag-generate ng income na trending ngayon? Mm-hmm. Kaya nga, ito nga, may nabasa ako, no, nakalimutan ko, na si Gokong Wei yata yun. Sabi niya, ang buhay talaga, kaya siya billionaire because magaling siya mag-adapt. Mm-hmm. Kasi paaaring yung produkto mo ngayon, sobrang ganda niyan. Mm-hmm. Pero hindi na siya applicable ngayon eh. Kailangan mabilis ka mag-transition. Mm-hmm. Kung nagta-transition ng crypto ngayon, dapat medyo nag-a-adapt-adapt ka din ng konti sa technology. Kung gusto mong makasabay, kung gusto mong umaman. Kasi like kunyari kami, kaya naming abutan yung mga gumugol ng panahon ng malalaking negosyo before. Kaya namin kitain ng isang ganyan lang because inaral namin ano ba yung ngayon? Ano ba yung trend ngayon? Ano ba yung gusto ng tao ngayon? And paano ba kami makapag-add value ng magkakapag-add ng value sa ibang tao? Kasi pag ang dami mong taong natulungan, yung blessing at sabihin na natin blessing at yung pera, mabilis na yan. Mm-hmm. Susunod na yan eh. So, ganun lang ang ginagawa ko. Personal opinion ko lang naman yun. Talagang add value to other people. Yeah. Put it out there. Tell them, you know, that they can do it too because you can. Mm-hmm. And then, at the end of the day, baka, uy, one day, napanood kita sa TikTok.
coach, tapos ngayon, tingnan mo, sinunod kita, successful na ako. Meron akong gantong portfolio, pwede ba tayo mag-business together? Yun. Yan. And yun, napakadali nun. And in addition doon sa sinabi ni Brother Brock kanina, yung mga tamang tao sa paligid mo. Mm-hmm. So kung sa tingin mo hindi nakakatulong yung mga tao sa paligid mo, medyo, hindi ko sinasabing iwasan, pero mas dalasan mo yung mga taong nakakatulong sa'yo. Kasama mo sa pag-angat. Kaya nga binanggit nga ni Rendon, di ba? Sabi niya, iwan mo daw pamilya mo. Hindi naman yung ibig sabihin na iwanan mo talaga yung pamilya mo. Ang ibig sabihin niya doon, because nakausap ko naman siya personal, no? I'm not against kung anong pinagagawa niya or what. Gusto ko lang i-capture, no, na ang meaning lang naman niya doon is, iwan mo muna. Focus ka muna doon sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo. I-build mo muna yung empire mo, payaman ka muna, and then go. Tulungan mo sila. Mm-hmm. Balikan mo yung family mo. Yes. Pero, dapat kasama mo ngayon yung mga tamang tao sa pag-angat mo. Kasi hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Pwede, possible, pero mas madali yung marami kang pagtatanungan. Tapos pare-pares kayong ang tataas ng pangarap, ang pare-pares kayong nagbubuhatan, pare-pares kayo ng mindset na tara, ano tayo, build tayo ng empire. Lahat tayo gusto nating umasenso sa buhay. Yun yung mga kasama mo, yun yung mga lagi mo narinig. So ikaw, hindi ka pa pwedeng tatamlay-tamlay. Mm-hmm. Kasi kakalabitin ka nila, huy, papayaman pa tayo. Yeah. Marami yeah. pa tayong project na gagawin. Tara, exciting. Ganun. Kaya ganun talaga ang ginawa ko nun. Even nangungulit ako ng mga mentors, even uncle ko, tinatanong ko, sila Coach Tinky, cha-cha talaga ako bro, ng mga right people. Okay. Kung ano yung gusto kong maging, yun ang tatanungin ko. Next coach, anong kailangan mong, mabilis lang, anong kailangan mong attitude para ma-attract mo yung right na tao? Kasi kahit gusto mo yung right na tao, kung hindi mo rin sila kayang i-keep, di ba? Kasi wrong ka naman para sa kanila, di ba? Yes. So, paano naman yun? Speaking of attitude, kung gusto mo talaga maging successful guys, ang unang-unang babaguhin mo is your attitude. Kasi pagka, di ba sabi nga nila, your, ano yun? Ang tawag, nakalimutan ko na yun. Impression? Attitude ba? Your attitude determines your something like that. Your attitude determines your altitude. Yun. Di ba? Medyo sabog pe. Pero anyway, yung unang-unang babaguhin mo is yourself. Yes, yes. Walang iba. Huwag mong baguhin yung siya or sino man tao sa paligid mo na hindi mo trip. Ikaw muna. Kasi pag nagbago yung attitude mo and yung habits mo sa buhay, doon magbabago yung buhay mo. Kaya nga lagi naririnig nyo lagi sa mga motivation, change your mindset. Mm-hmm. Ano ba talaga yung change your mindset? Diba? Kumbaga, ikaw mismo as a person, kung dati kang tamad gumising ng maaga, yep. at tamad gawin yung mga gusto mong gawin na sa buhay mo na makakatulong sa'yo, ibahin mo yan. Kasi alam mo naman. First, determine ko ano yung weakness mo. Determine yung mga negative na mga pinagagagawa mo sa buhay. Baka gusto mong tanggalin or bawasan yan, tapos palitan mo ng mga good attitude. Wow. Yun ang gagawin mo. Dahan-dahan. Hindi ko sinasabing biglaan. One at a time. Kung medyo dati, nagbibisyo-bisyo ka o madalas kang uminom, bawasan mo na konti. Dahan-dahan. Para yung time na imbis na may hangover ka, i-google mo siya sa pag-aaral or i-google mo siya sa business mo. Yun yung mga dahan-dahan mo papalitan. Palitan mo ng magagandang attitude. Yung karakter mo magbabago. Paano ka makitungo sa tao. Dati, ang bilis mo mabad trip sa tao. Diba, may sinabi lang sa'yo na hindi maganda. Magre-react ka na. Pero dahil iniiba mo yung attitude mo, hindi ka na nagre-react. Nagre-respond ka na. Pinag-iisipan mo na ngayon because you want to be a better person. Mm-hmm. Tapos, maa-attract mo lahat ng mga tao din na ganun. Kasi kung ganyan ka, kung medyo iba yung pakikitungo mo, iba rin yung mga taong maa-attract mo. Habang nagle-level up ka ng attitude, maa-attract mo yung mga kasing level mo. Yeah. Kasi hindi kanya kakausapin eh, yung mga nandun sa taas. Minsan bumukas pa lang yung bibig mo, alam na nila eh, ay hindi, wala akong matututunan sa taon to. why would I spend my time with this person? Yes. And ito, lagi ko ito na-encounter. Minsan, huwag ka masyadong bulaga ng mga kayabangan. Kaya pansin nyo, tawag sa akin sa comment section, puro humble, bakit napaka-humble mo? Because itong mga mayayama, itong mga billionaires na to, no? Hindi mo na kayang angasan yan. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-present yung sarili mo sa kanila. Ako ganito ko, kaya kong gawin ito, nagawa ko nga to, ganyan, ganyan. Ito yung wala silang pake. Wala
wala silang pake. Pero if you, pag nakita nila na good listener ka, tahimik ka lang, and ina-absorb mo yung kayabangan nila at yung daldal nila, bro, ito sasabihin ko sa'yo, lalo silang magbibigay ng mga secret nila. The moment na yabangan mo sila or masyado kang binibida mo yung sarili mo, hindi ka sila magsishare sa'yo. Pero kung tumahimik ka lang, galingan mong makinig sa kanila, ay, ganyan pala yun, no? So, paano nyo po nagawa to, sir? Be humble. Kahit alam mo mayaman ka na. Paano po ito? Ang dami kong ganyan na kaibigan na tinatanong ako ngayon sa doon sa taas. Sobrang ano ko talaga makinig. Para kung bata na para gusto, wow na wow ako, sige pa, bigay mo pa. Doon sila magbibigay siya ng secret. And magbabalik yun sa attitude mo. Pag nakita nilang sablay ang attitude mo, hindi sila magsishare sa'yo. Yeah. Galing nun. Galing nun. Well, dami nating natututunan, di ba? And we are now learning from a person na, you know, nakausap na rin yung mga successful na tao, nakahalubilo, kanegosyo, di ba? Kausap, katrabaho. And yun yung pinaka-importante rin talaga. You have to take care of your attitude kasi yun, character din talaga eh. Like talent, tapos yung wisdom mo or yung skill mo. Pero pag yung attitude sablay, medyo malapit lang yung kaya mong puntahan. Yeah. Kasi sobrang lawak ng mundo, hindi ka pwede maging coops. Correct. Kaya yung mga bashers dyan sa social media, bantayan nyo guys yung mga kinocomment nyo or ang tinitingnan mo ba sa, let's say, nanood ka ng content, is kinapture mo ba yung magagandang sinabi dun sa content or naghahanap ka ng something na may imabash dun sa content. Inaabangan nyo yung mali. Inaabangan nyo mali. Kasi dun pa lang malalaman mo kung magiging successful ka na. Dun pa lang. Oh, then. Well, kanya-kanya tayong pagtanaw, no? And I think, Coach, what's the beauty of the internet right now is, at the end of the day, nasa'yo pa rin kung paano mo kinukonsume yung napapanood mo. Yes. Kung paano mo siya dadalhin sa sarili mong steering wheel para sa sarili mong biyahe. Correct. Diba? Andito lang kami para, kumaga, ako nga, when I do this, parang, iniisip ko lang is, parang, meron na naman magulang sa akin na magme-message na dinalaw niya yung anak niya sa kulungan at sabi, napanood ako somewhere at, Nay, lalaban tayo, something like that. Nay, lalabas ako dito tapos magbabago buhay ko. And that changed my perspective already. Kasi isipin mo yun doon, no? Ayokong puntahan yun, sobrang dark na situation nun. Pero yun nandun doon, nagkakaroon siya ng motivation para pagkatapos ng madilim niyang sitwasyon na malamang may nagawa siya at pinagbabayaran niya. Paglabas niya doon, gusto niya nang baguhin yung buhay niya dahil may napanood siya dito. Yun. Priceless. Yes, Coach. Anyway, sa kanila mapapanood, sa kanila mapapahinggang, Coach, mga bagay, businesses, ano mga kailangan mo i-promote. Ayan, sige. Kita-kita tayo guys sa TikTok ko, Marvin Favis. Mm-hmm. May verified account yon, so be careful. I'm sure pagka kumunik ka sa akin, marami mag-message sa'yo ng Marvin Favis na mga poser, mag-offer ng mga investment. Wala akong in-offer na any investment. Careful. IG, ayan, sa YouTube ako nagtuturo ng medyo mahaba-haba. Search yun ng Marvin Favis and may mga bago tayong lalabas na mga music video. Ayan. Pero ang pangalan ko kasi sa ang artist name ko is The Martian. The Martian. D-A-M-A-R-S-I-A-N. The Martian. Kasi Marvin The Martian. Okay. So parang ganun. So, yun lang. Kita-kita tayo doon. I'll add value. Yung mga experience ko, doon ko isi-share sa inyo. So, iba ako sa TikTok, iba rin ako sa YouTube. At iba rin ako sa personal na buhay. Yan. Pero ang goal ko lang lagi is to add value. Sobrang solid, no? Sobrang solid makakita ng mga taong pure na gusto mag-offer ng value. Kasi may mga experiences sila na dark na minsan yung value na yon yung makakapag-save sa situations. And it's always nice to give proper value. Value to people na pwedeng nasa naliligaw, pwedeng nasa madilim na sitwasyon, pwedeng hinahanap yung pangarap nila. At kung nagiging guide ka doon, regardless kung may makuha kang kahit ano in return, as long as binigay mo yon ng pure yung intentions mo, ang ganda rin ng mga good karmas na babalik sa'yo. Isa sa mga takeaways ko dito is, ang galing nung sinabi kanina, balikan ko lang mabilis, Coach. You have
to put your money into different avenues. Meron kang resto, meron kang barbershop, meron kang clothing, meron kang crypto, meron kang forex, meron kang ganito, meron kang ganyan. Why? Perfect example ng pandemic. I have this friend who manages a lot of artists, coach. Nawala yung gigs. Gumagawa siya ng music festivals. Nawala yung events. Alam mo kung ano yung meron siya? Meron siyang gym. Eh, bawal pa mag-gym. Sarado rin. Bakal gym type shit. Parang ganun. Sorry sa examples ko. Tapos yung nagtawid sa kanya, meron siyang panaderia. And all throughout the pandemic and the lockdown, that panaderia made him realize, shit, this, pag depende sa commodity na kailangan ng tao eh. Sa ngayon, lahat ng negosyo ko malalaki kumita, hindi ko to pinapansin. Stop ball. Itong pinakamaliit kong venture na pagtitinda ng tinapay, ito yung bumuhay sa akin all throughout the pandemic. Correct. And that is a very good example that you have to put it, hindi porket effective to ngayon, hindi porket kumikita ka dito ngayon, ito na to forever. You have to adapt. Yeah. Diba si Nokia na iwan? Kasi akala niya hindi magiging effective yung smartphone eh. Diba? So, adapt. Aralin natin. After ng episode na to, manonood ako lalo ng mga videos niya. Sabay-sabay tayo. Lahat ng sinabi niya, social media nasa baba. Guys, sobrang solid. Mag-iisang daan na episodes na tayo. Bakit ko lagi sinasabi yun? Kasi yung unang isang daan, yan yung mga importanteng kwento na magiging foundation ng podcast na to. Sana sa 101, may sponsor na. Maraming salamat sa Spotify podcast. Na cover tayo sa arts and entertainment, yung isang category dyan. So, sobrang congrats. Solid. Thank you. Sa lahat ng nanonood sa Spotify, nakikinig, sa YouTube, sa Facebook, DOUGBROCK TV, alam nyo na. And kita-kits tayo ulit next Sunday. Sana may natutunan kayo dito. Kunin nyo lang yung maganda. Kung may hindi maganda, na hindi applicable sa inyo, iwan nyo na lang yun. Kami lang yun. Kami yun. Kwento namin yun. Kami yun. Maraming salamat, guys. Keep on winning. God bless. Woo! Thank you so much, coach. Solid. Saya. Let's go. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.